mo hinahayaan na ikaw ay matalo ng karuwagan? Alam mo, nag-i-evangelize sila Sister Raquel sa lugar namin. Hindi na ako nag-i-evangelize, sila na. Meron nagsabi sa kanya, yung pastor mo, hinahamon ko ng debate yun, sabi niya, nung ini-evangelize nila. Pero hindi naman makalaban ng hindi lasing. Sumusugod ng bahay, lasing. Eh, ito yung madadaanan ko siya, sa malapit sa bahay namin, ito yung madadaanan ko siya, hindi siya lasing. Inikita ko siya, kinakawayan ko siya, tinatabihan ko siya. Wala naman sinasabi. Pakinggan mo itong maigi. Basahin mo ang Revelations 21 verse 8. Ang mga duwag ay hindi papasok ng langit. Ilagay mo ng malalim sa puso mo, Revelations 21 verse 8. Ang mga duwag hindi papasok ng langit dyan. Walang uwang sa kaharian ng Diyos ang mga duwag. Duwag manalangin. Duwag magayuno. Duwag ipag-iwan ng bisig kasalanan. Duwag mag-full-time. Duwag magbigay ng tithes and offerings and first fruits. Duwag na mag-evangelize ng buong mundo. Duwag na magtayo ng church sa buong mundo, ng kayo ngayon sa buong mundo. Walang kaapatan niyan sa kaharian ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon kay Pablo, hindi kita binigyan ng espiritu ng karuwagan. Alam mo, isang lalaki, ang lagi niya ako sinisigawan, minumura niya ako. Alam mo, eh, wala akong planong siya isipain ni Taekwondo o ano man gagamitin kung pang-atake sa kanya. Pero para ipakita ako sa kanya na hindi ako natutupan, hindi ako duwag at hindi ako natatakot sa kanya, tinapatan ko siya kung nasaan siya. Tinapatan ko. Hindi ako makikipagsuntukan sa kanya, hindi ako makikipagsipaan sa kanya. Pero para sabihin sa kanya, hindi to duwag. Waray-waray ini. E tao pa humor nito. Simula nang tumigil siya, tumihili siya ng kamumura sa akin. Di makikita niya kung mumurahin niya ako eh. Eh, nainis na ako. Nalapitan ko siya. Ano gusto mo? Hindi ko siya inapon. Kaya dalagin ko pagkatapos ng misahe ito, mga wala ang karuwagan ng bawat isa. Amen? Ang ganda ng patutuo mo. Hindi ka ng magandang lalaki. Ang ganda pa ng patutuo mo. Ang ganda pa ng buhay mo. Very committed ka ba sa gawain ng Panginoon? Ni isang classmate mo, wala kang madala. Ni isang classmate mo, wala kang ma-evangelize. Anong tawag sa'yo? E di duwag. Alisin mo ang karuwagan mo. Ang ganda ng lalaki mo, ang ganda ng buhay mo. Ang ganda ng pagkatao mo, blessed ang lahat sa'yo. Baby ka naman. Timid ka naman. Ano mangyayari? Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Palakpakan natin ang malakas ni Lord. I am with you. Kasama mo ako, bakit ang kinukulbaan? Bakit natatakot? Alam mo, pag meron sa akin nangahamon na kaaway, ito lagi ko sinasabi, hindi ako natatakot sa kamay mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Ang kinakatakot ko, baka yung kamay ko umigkas din. Kasi yung kaliwa ko, hospital yan. Ang kanan ko, sementeryo. Yun ang kinakatakot ko. Kaya marami sa akin nagmumura, nagsisigaw sa akin, ginagayang ganyan. Ang kala niya, natatakot ako sa kanya. At ang sinasabi ko, hindi ako natatakot sa kamay mo, natatakot ako, baka ganti ako sa'yo. Pag kinaliwa kita, hospital ka. Pag kinanam kita, sementeryo ka. Kaya ayoko lumaban. Pero ayoko rin naman magbagbugin mo ako. Ganda na lagi ko ito, bagbugin mo ito. Mabuti nga, hindi ako nag-artista. Hindi ko na sana agamulang ngayon. Di ba? Hindi rin ako nag-basketballista. Wala sana mga lastimosa. O,
Di ba? Even to God. Kaya yung mga tuwag, wala yan. I am with you always. So kasama mo ako palagi. Bakit ka natutuwag mag-tithes? Bakit ka natutuwag mag-offering? Bakit ka natutuwag mag-first fruits? Bakit ka natutuwag mag-evangelist, mag-full-time? Bakit ka natutuwag na itayo ang gawain ng Panginoon dyan? Bakit ka natutuwag, kasama mo ako? Ilang demon possess na ang kinasawag natin? Dahil alam natin, kasama natin si Lord. Ayan lang, si Eric lang noong unang panahon eh. Pinupossess ng Diablo yan eh. Nagwawala yan noong sa gawain ng Panginoon eh. Ngayon hindi siya nagwawala, nawawala. Minsan yung isip niya kung saan na pupunta. Ay nagwawala noon niya. Nawatawa ako natin mga minama. Ay, ang video, kasama mo ako eh. Kasama mo ako. At ang sabi ngayon, hindi mo lang ako kasama. Always, pakisabi, always. Palagi. Ibig sabihin ng palagi, hindi kita iniiwan ni pinababayaan man. Hindi ako natutulog ni nagpapahinga. Amen. 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 Hindi ka pwedeng talunin ng problema. Bakit? Dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka pwedeng talunin ng ano pa mang laban pagsubok tukso ng buhay dahil kasama mo ang Diyos. Walang tatalo sa iyo. Superhero ka. Amen. 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 Sabihin mo walang. Pwede. Tumalo sa akin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Pag sumigaw sila, walang tulungan. Sabi, ikaw sa gamay ba? Walang pwedeng tumalo sa akin. Walang pwedeng tumalo sa akin. I am with you always. Sipin mo, to the very end of the age. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang sa dulo ng tigdig, hanggang may buhay ang tao. Amen? 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 Pag sinabi mo, kaya mo umawit, kaya ko! Kaya mo sumigaw, kaya ko! Kaya mo magpinatiyo, friends, kaya ko! Kaya mo tumalong, kaya mo sumayaw, kaya ko! Kaya mo lahat yan. Kaya mo magpastor, kaya mo magpastora, kaya ko! Ganun. Laging kaya. Amen po ba? Kaya mo mag full time, kaya ko! May tao pa ho ba rito? Tingnan natin yung ano, Mark 16:15. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Sa lahat ng tao, ipangaral mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Lahat. Lahat ng tao, iligtas mo lahat ng tao. Yung mga tao sa Vatican, iligtas mo yan. Yung mga tao sa Roma, iligtas mo yan. Pag pinadala ka ng Panginoon sa Roma, iligtas mo yan. Pag pinadala ka ng Panginoon sa Vatican, iligtas mo yan. Pag pinadala ka ng Panginoon sa mga Hapon, iligtas mo yan. Pag pinadala ka ng Panginoon sa mga ateista, iligtas mo yan. Pag pinadala ka ng Panginoon sa mga Arabo, iligtas mo yan. Dahil ang sabi ng Bible, go into all the world and preach the gospel to all creation. Wala kang dapat piliin. Kung saan kayo papadala ng Panginoon, iligtas mo yan. I-evangelize mo sila. Eh, nakakaawa ang mga tao ngayon eh. Isipin mo, meron na naman silang bagong santo, si Pedro Calungsod. Doon na naman sila mananalangin ngayon. Doon na naman sila kukuhan. Doon na naman sila magpapahimpahin kay Pedro Calungsod. Amen. Nakakaawa ang mga tao. Kinakailangan silang i-evangelize. Hindi nila alam ang katotohanan. Dapat nilang malaman ang katotohanan. Nagiginig pa ho ba tayo?
E naalala ko nga po isang mga ngaran. Nangaral siya noon, pinilis niya, even sa idolatry, pagsapa sa Diyos-Diyosan, mali yun, di tama, pinilis niya yun. Yung nag-invite sa kanya, hindi natuwa at hindi na siya binabalik pa. Wala nang problema. Ang mahalaga ay pangaral niya ay tama. Amen? Pabalik-balik ka nga, hindi mo naman ipapangaral yung tama. Anong kabuluhan nun? Kung minsan ka man dumating niya, pinangaral mong tama, meron silang chance to decide to choose what is evil and what is right. Kaya yung mga patatakotin, walang pupuntahan niya. Sabi nga nung nabasa ko sa Facebook eh, palagi na ako nakaka-Facebook ngayon eh. Kasi tinitinan ko sino yung mga active dun eh. At tinitinan ko ano na yung mga pinupos dun eh. Baka hindi sa akin nag-spend sa pinupos eh. Kaya very active na ako sa Facebook ngayon eh. Eh yung cellphone ko laging naka-open sa wifi yan eh. Pag may nalaan ng wifi hotspot, meron ka agad mga ano yan eh. May notification ka agad yan. Meron, pwede ka na agad mag-Facebook eh. Ang nabasa ko sa Facebook, ganito. Sila mga naghihintay ng mga magagandang bagay na papasakan nila yon. Ano nga ba yun, Sister Elma? Ano nga ba yun? Hindi ba sa'yo yun? Ay, hindi. Kasi, active ito nun eh. Pero, mas maganda raw yung hindi lang naghihintay. Amen? Mas maganda yung sumasakop. Amen? Kasi mas marami ang napapasakan nila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Sa lahat ng tao, ipangaral mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Lahat ng tao, lahat. Bata, matanda, babae o lalaki, may asawa o wala, kuba o hindi, bakla o tomboy. Ipangaral mo sa kanila kung makain ang tao o hindi, malalaki o maliliit, Arabo man o hindi. Alam mo, kahapon United Nations, yung classroom nila, Joseph, hindi lang sila nanalo kasi absent yung teacher, dalawa eh. Dalawang araw, absent advisor, kaya na nakaraan, panalo siya ni Joseph. Pumasok ako sa room nila. Sabi ng isang teacher, explain to Pastor Carrillo ano ang meaning ng mga curtain na nakasabit na yan. Pinaliwanag ng isang student. Sabi niya, before Russia was called Iron Curtain. And what does it mean? Ang Russia noon ay saradong bansa, komunista. Pero ang saradong bansang ito ay binuksan ng Diyos sa gospel. Amen? Amen! Ang tinatawag na Iron Curtain, binuksan ng Diyos sa gospel. Kaya anong sabi ni Richard Bumrang? Tumalis siya ng Russia sa tindi ng persecution. Pero sabi niya, babalik muli ako ng Russia. At pagbalik mo ng Russia, bukas na sa gospel yan. Pagbaba ko ng aeroplano, ahalik ako sa earth, sa ground. Bilang pasasalamat sa Panginoon na ang Russia ay nagbukas sa gospel. So walang saradong bansa, walang saradong puso. Amen! Kung tayo ay matapang na ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. At ang pinakamaganda ito, huwag kang masiyahan na sila ay naliligtas. Amen? Mas higit kang masiyahan, ikaw ang ginagamit ng Diyos para sila iligtas. Huwag kang masiyahan na natutugunan ang pangangailangan ng iglesia, mas masiyahan ka, kasama ka sa nagbibigay sa iglesia. Amen? Huwag kang nasisiyahan na maraming naglilingkod, maraming nagpo-full-time, kasama ka sa naglilingkod, kasama ka sa nagpo-full-time. Huwag kang masiyahan na maraming nananalangin at mga nag-aayuno, pagkos kasama ka sa nananalangin at nag-aayuno. Kasama ka. Ay, naligtas sila. Ang saradong bansa sa gospel na buksan na ngayon, ang tanong, kasama ka ba sa nagbukas? Iyon ang tanong. Iyon ang tanong. Don't just
expectator dyan sa expectator, but also a participator. Nakatingin ka lang, walang nangyayari. Napakasarap sa iyong sarili na ang mga kapitbahay mo'y naligtas at ginamit ka ng Lord. Ang mga classmates mo'y naligtas, ginamit ka ng Lord. Napakasarap na mga bansang-bansang naligtas, ginamit ka ni Lord. Maraming mga buhay ang naayos mula sa bisyong kasalanan, ginamit ka ni Lord. Marami ngayon ang naglilingkod sa Panginoon, ginamit ka ni Lord. Amen po ba? He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Oh. Amen po ba? Anong sabi ka noon sa aklat ng Acts 1:8? Tignan natin Acts 1:8. Meron ba niyang Acts 1:8? Ang sabi sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem. Jerusalem, ito ang ating Pilipinas. And all Judea and Samaria, ito yung mga Asian nations. And the ends of the earth, including Europe, America, Africa. Kung meron pang tao sa Antarctica, sige, iligtas natin. Kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu, hindi ka matatahimik, hindi ka mapapahinga. When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Pakisabi, power. Power to evangelize the world. Power to heal the world. Power to cast out the devil and his demon cohorts. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and the ends of the earth. Gagamitin ka ng Panginoon para iligtas ang buong mundo. Nakikinig pa po ba tayo? Hindi yung pagdating mo sa ibang bansa, sasama ka sa mga churches na mga bawat pasensya na rito sa mga lugaw. Mga walang power. Meron underarm. Pero yung power of the Holy Spirit, wala. Sabi nga ni Apostle Paul, for the kingdom of God is not a matter of talk but of power. Anong sabi nga nung nagparo ako isang kapatid natin? Sabi niya sa asawa niya, sister siya, sabi sa asawa niya lalaki, balik na tayo sa kingdom of Jesus fellowship, balik na tayo. Lagi niya sinasabihin yung mister niya na bumalik na tayo sa kingdom of Jesus fellowship. Araw, gabi, tanghali, madaling araw, merienda, kinakausap niya sa amin niya, balik na tayo sa kingdom of Jesus fellowship. Itong inaatinan natin, okay dito ang socialization, maganda ang church dito, mayayaman ang mga attendee rito, meron silang mga, may mga pattern sila, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth sila. Pero something is lacking the power of God. Hindi natin maramdaman dito ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Hindi natin madama. Kaya alam mo nung umatay nung Sunday, praise and worship pala, iyak ng iyak. Pulang-pula, iyak ng iyak. Amen? Nakikinig po ako ba tayo? Ang kailangan natin sa kasamaan sa word, but word with power. Amen po ba? Amen? Palakpakan natin si Lord. You will receive power. Pakisabi, power. Pag dumating sa iyong Holy Spirit, may power ka. Urak yan, dalawa, shiri yan, dalayan, dalayan, de. Pag hindi ka nag-i-speaking in tongues, ano ka? Dapat nag-i-speaking in tongues ka. Dahil ano, kumatagal ka ng Kristiyano. Pag hindi ka pa nag-i-speak in tongues, matagal ka ng Kristiyano. Puro ka na lang prayer and understanding. Puro na lang hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag nagpe-pray ka, puro na lang understanding. Panginoon, puro na lang naiintindihan mo. You do not know how to pray in tongues. You do not know how to speak in tongues. You do not know how to... Hindi ka marunong. How to pray in tongues. Urak yan, dalawa, shiri, biyan, nariyande. Hindi ka marunong yan. Dapat humingi ka sa Lord ng Holy Spirit.
May tao pa ho dito? Parang cellphone yan eh. Paglopot na yung cellphone mo, i-charge mo uli. Para may power. Paglopot ka na, magpa-charge ka uli. Para may power. Amen po ba? Luke 24, 46 to 49. He told them, this is what is written, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. Ang Kristo, ang tagapagligtas, ay magdurus at mamamatay. Pero, magbabago siya sa mga patay after 3 days. Yan si Kristo. No? Sa una, parang talo siya. Bugbugsarado siya, inaalmura, sinisipa, binunutan ng bigod at palpas, ninatigon ng bakal, tinulis ng tagliran, tinagyan ng korona ng tinik. Sa una, parang talo siya. Nilibing! But after 3 days, Jesus Christ resurrected from the dead, from the grave. Amen po ba? At ano sabi sa 47? And the repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations. Sa lahat ng bansa, si Joseph nga, pakatid pa upoin dito. Pakatid mo si Joseph kung nasaan. Kung nasa